Good morning, Easy Buddies! It's our segment number 4. Jason Lyon here, your host! Galing. Magandang umaga po sa ating mga empowered consumers sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, at pati na ang ating mga partners, business associates sa buong mundo. At yung mga kapatid ko at brothers in Africa. How are you? Okay, ngayon, Brad, medyo maganda yung mga segment number 4 natin. At saka, syempre, malulupit ang mga guests. Iba na naman ang topic natin. Yes. Yan. Kaya, bago mo i-intro, again, pusuan, i-like, i-share. Kasi para ma-reach out natin yung inyong mga partners and business associates kahit hindi po sila nakapunta rito sa ating opisina. Saka pag may question kayo, comment lang sa baba. We will pick kung may mga time pa tayo. Mag-handpick kami ng mga konting questions sa ating guests or sa amin. Pwede rin. Okay? Sila sasagot. Sasagot. Okay, brother, Jay. Okay. So, Line. Our first guest, well-experienced sa business natin. Okay. Matigit sa lahat. Hindi lang sa business natin, kung hindi sa business world talaga. Okay. Ayan. So, partner at saka kasama natin sa training team, Mr. Elmo Bayer. Ayan, Seth. Hello! Good morning sa lahat ng ating Easy Community. Kumusta kayo dyan? Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Ayos. Iba yung boses ni Brother Elmo. Parang may megaphone eh. Brad, i-greet mo naman yung mga kababayan natin sa Mindanao. Bisaya mo naman. Ay, oo. Mayong buntag sa akong mga kababayan diya sa Visayas ug Mindanao. Ayos ah. Kumusta mo diha? Ang galing ha. Ibay, no? Ang ganda. Baro kayo mag-Bisaya, di ba? Gamay lang. Ah, gamay. Gamay ako, lang. Jutay lang. Jutay. Jutay. Jutay ako. Jutay. At baligyan natin to eh. Aho, sigurado. Maot kayo. Okay. Yung ating susunod na guest, okay, resource speaker, siya po. Ito, brother. He's been speaking, a life coach for the last 30 years. Wow. 30 taon at hindi lang sa industriya natin ang kanyang mga tinuturuan at tinutulungan, kumbaga pati sa ibang industriya. He's been in our industry, sa empowered consumerism industry for the last, I think, 12 years yata. Wow. 12 years, mga ganun. So palakpakan po natin ang ating life coach, si Kotz. Sabi nga sa Africa, Kotz Jan Guy. Yeah! Good morning everyone. Binabati ko po lahat ng nanonood sa atin ngayon. Yung coach galing kay El Nitari yan, hindi sa Africa. Ball yan. Pero tawag sa ibon, coach. Bisaya eh. Bisaya. Bisaya kasi. Bisaya din si coach. Hindi, tsaka Ilonggo yata ako. Purong Ilonggo ko. Coach, paano ba sa Ilonggo? Yung medyo malambing na maganda. Kumusta ka mo diha? Sa Bacolod, sa Iloilo. Si papa ko taga Bacolod, si mama ko Iloilo. Sa Pototan, kaya putot ako yan. Lugar ba yun, coach? No? Lugar yun, Pototan. Parang Pandakan. Lahat Pandakan doon, putot. Putot, maliit. Maliit. Yung kuno nalaman yung coach. Ako nga. Actually, yun lang aming share ngayon. Eh. So, okay. Para sa mga putot. Okay. Okay. Yeah. Medyo seryoso ang tanong natin ngayon. Seryoso? Seryoso to eh. Diba? Nung isa ko kasi puro sa light the light. Hindi naman kasing seryoso ng COVID-19. Ayaw. Light tayo. Positive knowing, tayo dito eh. Knowing Brother Elmo tsaka si Kotz. So in spite of yung mga nangyayari, no? So sa buong, hindi lang naman sa ating industriya, sa buong, halos buong mundo. Yan. Singit ko lang ha. Okay. Dahil ang dami ng mga... Ang dami ng tanong, ha? Tatanong, tsaka ano, yung mga Bisaya, brado, nangangamusta. Oh. Biglang nabuhay. May Ilonggo. May isa agad tanong dito, eh. Pwede ba magkasal si Kotz? Ay, mamaya na po yan. License yan si Kotz. Oh, pwede. Pero pwede, Kotz. Pwede, pwede. Oh, hindi pa valid yung tanong na yung Kotz, ha? Brother. Basta, depende sa love gift. Sa akin yung iba doon. Okay. First question. Sir Elmo, ano ba ang advantage ng empowered consumerism business natin? Yeah. Ang advantage sa empowered consumerism business, number one, very small capital. Okay. Kasi pag i-compare mo talaga sa traditional, ay ang laki ng kailangan mong capital doon. Mm-hmm. Kailangan ka doon ng milyones para mag-put up ng isang negosyo. Pero sa empowered consumerism business, eh kahit a few thousands lang, pwede ka nang makapag-umpisa ng negosyong gano'n na pwede kang kumita kasing pariho ng kitaan
ng mga traditional business. Wow. Okay. And then, another advantage ng empowered consumerism business, yung territorial boundary mo, unlimited. Kahit saan, kumbaga? Oh, kasi sa traditional, kung nakapwesto ka lang dito sa, for example, nandito ka lang sa Ortigas, nagtayo ka, for example, ng restaurant, hindi mo naman pwedeng dalin, bibit-bitin linggo-linggo yung restaurant mo. Okay, tama. Eh, sa empowered consumerism business, ang tawag din dito, portable business. Okay. Basta't alam mo lang, lahat ng lahat ng pagpapaliwanag ng buong negosyo, ito yung negosyong business everywhere, bring it everywhere. Wow. Mm-hmm. Advantage nga yun. Oo nga. Eh, sir, sa ngayon, yung nangyayari ngayon, di ba, hindi natin malaman kung gaano katagal, medyo restricted yung galawan eh. So, paano gagalaw itong negosyo natin? Sa crisis na ating nararanasan ngayon, talagang lamang na lamang kung nasa empowered consumerism business ka. Okay. Kasi for example, katulad ngayon, Metro Manila, ang total lockdown. Eh, pag ang negosyo mo nasa Metro Manila lang, talagang total paralyzed yung negosyo mo. Okay. Pero kung sa empowered consumerism business, meron kang mga business partners or mga community partners in Visayas, in Mindanao, or nasa iba-ibang bansa, tuloy-tuloy ang negosyo nila, tuloy-tuloy din ang pagpasok ng kita mo. Wow. Yun ang naka-advantage ng ganitong klase ng negosyo. So pwede, no? Parang crossing boundaries, tapos kahit ano. Kung kasi pwedeng gawin sa bahay. Pwedeng gawin din sa bahay. Wow. Yun ang tinatawag na easy online business naman natin. Ito yun, easy online. Ang susunod na tanong. Ganda talaga. Nasagot agad. Iba talaga. Advanced. Hindi, pero ang in fairness to Sir Elmo, kasi nag-try siya ng maraming traditional business. Okay. Kaya alam niya talaga yung advantage ng bilang trainer dito at advantage din dahil naging talaga siya, kumbaga na-experience niya yung both sides. Nako-compare ko talaga. Nako-compare. In fact, until now, may traditional business si Sir Elmo. Huwag mo na lang i-promote. Huwag mo na lang i-promote. Ang hirap pag-deliver. Ano may advantage nung nabanggit mo, sir, na easy online business? Yun. Sa panahon ngayon, talagang, kumbaga, lamang na lamang ka ngayon pag gumagamit ka ng online business. Katulad sa atin, na meron tayong easy online business. Kasi kahit nasa bahay, nagagawa mo yung negosyo. So ito yung tawag na talagang tunay na home-based business. No? Ang kailangan mo lang dito, i-maximize mo lang yung mga, number one, mga social media platform. Okay. No? Kasi gamit na gamit ng mga klaseng platform sa easy online business. For example, Facebook. Mm-hmm. Nagagamit natin ang Facebook, pwede magamit mo ang platform ni Facebook na libre. Wow. No? Na pwede ka nang kumita. Pwede ka rin magbayad kung gusto mo mag-ads sa Facebook. Magagamit natin ang platform ni YouTube. Na pwede ka rin magamit mo ng libre si YouTube. No? At iba-iba pang mga platform na kailangan mo to maximize your easy online business. And then, gaya na sinabi ko, nasa bahay ka lang. Okay. So katulad ngayon, sa sitwasyon natin dito na may lockdown, kahit nasa bahay ka, basta't nag-easy online business ka, tuloy-tuloy ang kita mo. Ayos. Kasi iba yung difference nung, nung work from home na nag-work ka, na may boss ka. Ito, may sarili kang business mo to eh. Di ba? Oh, work from home, walang boss. Walang boss. Walang boss. Oh, ayos ka. Iba to. Iba to. Nga. Hawak mo oras mo. Hawak naman talaga natin ang oras natin ngayon. Bahay lang tayo. Bahay lang tayo. Okay. So, tanungin ko naman si Coach. Kasi, marami na tayong segment eh, Coach, na labas, tapos sa products, business, tapos yung itong mga gagawin. Mm-hmm. So, in spite of those things, Coach, kasi ang dami kasing nangyayari. So, hindi natin maiwasan na, kumbaga, mag-panic. In a way, dahil sa, siyempre, iba't ibang balita, nakikita natin yung access sa social media. Coach, ano kaya maya-advise mo? Yung ano bang dapat pananaw, pag-iisip sa ganitong pagkakataon na ano yung pwedeng makatulong? Kasi minsan pag nag-panic, Coach, di ba? Anong lalo yata nagkakaroon ng problema, no? Yes. So, ano kaya ma-advise mo, Coach? Tamang pag-iisip, pananaw po ng bawat isa sa ganitong klaseng pagkakataon.
Thank you, Adrian. Tama ka doon. Kasi sa negosyo natin, at kahit anong negosyo, kapag nagpanik ka sa isang krisis, pababa na yan. Okay. So ang unang gagawin natin talaga maliwanag is to calm down. Kumalma, and then assess the situation. Pag nagawa ng sitwasyon na, assess mo na, at nakausap mo ng mga taong dapat mong makausap, then you make your plan of action. Pagkatapos nun, napakahalaga sinabi ni Sir Arnel kanina, manalangin. Manalangin. Ako naniniwala sa maraming mga negosyanteng nakausap ko na ang sikreto nila bukod sa katalinuhan at karunungan sa pagpapatakbo ng negosyo ay yung pagkakilala na mayroong Diyos na may control sa lahat ng nangyayari. Kapag ang isang negosyante, pati ang mga distributors ng empowered consumerism ay klaro ang isip, kalmante ang kalooban, ang utak bumubukas para maraming options ang makita na solusyon sa anumang kinakaharap na hamon. Gustong-gusto ko yung sinabi ni St. Paul na when you pray to God for anything, ang pangako ng Diyos, He will guard your heart and your mind to be at peace with God and yourself. Ang ganda-ganda na malaman na kapag natuto ng tumahimik at huwag magpanik, kumalma, and then you recognize that God is in control, yung utak daw natin bumubukas. Ang daming options. Oo. Kasi relax ka na eh. Kesa pag nagpanik ka, kumikitid ang mga options mo. So, napakaganda na we would like to encourage the rest of our empowered consumers all over the world. This is a good day to be alive because we don't know what will happen. But we believe that God is in control and just trust Him. He knows what's best and we believe all things shall go well. Yun. Yun. So, ang ganda na sinabi ni Kuya ako, nakuha ko agad eh. Cap. Cap or calm. Cap, di ba sabi, calm down, tapos assess, and pray. That's right. Oh, cap. That's nice. Ang ganda, no? Beautiful. At this moment cap in time, principle. Let's cap. Yes. Cap yourselves. Cap yourselves. No? Yan. Kumalma. Oo. Kalma. Jay, baka may gusto ko pang itanong kila Brother Elmo. Baka may mga nagtanong dyan. Ito, may mga tanong eh. Ano sabi? Ba't daw ang gwapo mo daw siya sa camera? Yan ang pampakalma. Batang-bata ka daw tingnan, brad. Pampakalma yan. Okay. So, wala kasing buhok. Okay. Baka may last few words, Brother Elmo. Yung last message. Last message. Tsaka siguro si Coach Ingyang kumamaya dahil may mga, alam naman natin, the father of East Africa. Coach, para ma-address din natin yung Africa. English na lang natin para sa mga Africa. Pero dito ay, ano, Bisaya. Final message mo sa mga kapwa Bisaya mo, Brad, Mindanao, Visayas, Luzon. Ayan. So sa akong mga kababayan diyan sa Visayas, Mindanao, let us maximize our easy online business. Ilabi na karong panahon na nasa crisis ang atong nasod. No? Gamhanan! Mga Bisaya! Ayos ha, parang di ka na, ayos, walang away. Salamat! Okay, o si, nasa si Coach, bigyan natin ng pagkakataon. Kasi syempre, marami nagme-message din from, you know, Africa, specifically in East Africa. Mga consumers natin. Oo, oh, syempre. To, so, Coach. This is for you, ha? The father of East Africa, si Coach. We want to extend this message to our brothers and sisters, to all the associates of empowered consumerism in East Africa. We say this on behalf of our president, Dr. Ed Gabantog, and our chief marketing officer, Sir John Raymond Asperin. Keep calm because everything is being placed in order. As we speak, the management, they're meeting right now to assess and calm us down and move forward prayerfully. This is the only company, I promise you, only company in this industry that the owners pray for their partners, and that includes you. So we ask you to bear with us. As they say, there's always a light at the end of every tunnel. Yeah. And the light is the Lord Jesus Christ, amen, whom we trust all our lives. God bless you. And we'll see you around. Amen! Yeah. Easy five! So, siguro as we close, maraming salamat. Stand by for the next segment. Pero bro, as we close siguro, may we ask, ano, Coach John,
to pray, coach. Yeah, let's pray for everyone. Yeah. Let's okay. join us in prayer. Online. Okay. Heavenly Father, we declare today that you are in control. Thank you, God, because in the time of the Israelites in Egypt, when everything was in chaos, you promised to be their tower and their shield to protect them. And true enough, we see in history how you have saved them completely. Father, do the same, not only in the Philippines, but all over the world. We speak against this coronavirus illness in the name of Jesus. We speak that you die down, and the farther it goes, the farther the love of God to cover us, to bring healing upon the world, and especially our nation. We are believing you, Father, that you are Jehovah Rapha, the God who heals. With that, we say thank you, and we put our trust in you completely. In Jesus' name, amen. Amen. Okay. Easy five. Easy life.